Sa loob ng 20 taon, maraming kababaihan ang patuloy na nawawala sa Eastside Vancouver. At ang responsable ay ang may-ari ng malawak na bakery, di kalayuan sa kanilang lugar. Siya ang serial killer na si Robert Picton. Si Robert Picton ay ipinanganak noong 1949 sa Port Coquitlam, British Columbia, sa bansang Canada. Ang kanyang mga magulang ay may maunlad na negosyong babuyan na kanilang ikinabubuhay. Meron siyang dalawang kapatid, isang babae at isang lalaki. Mga bata pa lang sila ay katukatulong na sila ng kanilang mga magulang sa kanilang piggery. Silang tatlong magkakapatid ang nakatukang magpakain sa kanilang mga alagang baboy. Sa kanilang school ay tampulan sila ng tukso at pambubuli. Madudungis kasi sila at laging nangangamoy dumi ng baboy. Bago kasi sila pumasok ay nagpapakain muna sila ng kanilang mga alaga. Sanay silang lumusong sa putik at dumi na pinaglubluban ng mga baboy, pero hindi nila nakaugalian ang maglinis ng katawan. Ang buong pamilya ay nasanay na laging nanlilimahid. Ang kanilang bahay ay walang pinagkaiba sa kurol ng kanilang baboy. Labas at masok sila sa kanilang bahay na suot ang maputik nilang bota. At dahil hindi nakaugali ang maliko, wala silang likuan sa loob ng kanilang bahay. Ang suot nilang damit ay iyon na lang palagi. Taong 1970, nang mamatay ang kanilang mga magulang, naiwan sa kanila ang nasabing negosyo at sila ng kanyang kapatid na si Dave ang magkatulong na nagpatakbo ng piggery. Habang ang kapatid nilang babae naman ay sawa na sa buhay sa babuyan, kaya ng ibang bayan ito. Pero makaraan ng ilang dekada, unti-unti nang napabayaan ni Robert at kapatid nitong si Dave ang kanilang negosyo. Ang kanilang mga baboy ay hinayaan na lang nilang magpagala-gala kung saan-saan. Isang araw, na-realize na lang ng magkapatid ni Robert na hindi na nila kayang patakbuhin ang kanilang negosyo tulad ng pagpapatakbo ng kanilang magulang. Kaya nagpa siya silang ibenta ang ilang parte ng kanilang lupain. Walang idea ang magkapatid na Picton kung gaano kalaki ang halaga ng kanilang lupain ng mga panahong yun. Halos buong compound nila ay ibinenta nila sa isang urban developer sa halagang mahigit 5 milyong dolyar. Biglang-bigla ay naging milyonaryo ang dalawang dugyot na may-ari ng babuyan. At ni isa sa dalawa ay hindi alam kung ano ang gagawin sa kanilang pinagbentahan. Matapos ang isang taon na nakatengga ang kanilang pera, naisip nilang magtatag ng isang charity na tinawag nilang Piggy Palace Good Time Society. Ang purpose ng kanilang charity ay para makalikom ng pera para sa ilang organisasyon na sa tingin nila ay karapat-dapat na tulungan. Plano nilang magpatakbo ng events gaya ng mga shows at sayawan. Maganda sana ang plano, pero iba ang nangyari. Sa halip, naging drug den parties at inuman ng slaughterhouse. Bagamat ang slaughterhouse ang kanilang pinagdadausan ng mga kasayahan, ay hindi man lang nila pinag-abalahang linisin ang buluwagan. Ang mga hook na sabita ng mga kinatay na baboy ay nakasabit pa rin sa kisame, at ang mga tilamsik at mansya ng dugo ng baboy ay nakakapit pa rin sa sahig at pader. Ganon pa man, ang Piggy Palace Party ay naging bantog at balita sa Coquitlam. Karamihan ng mga pumupunta dito ay mga bikers, drug addict at mga prostitutes mula sa Eastside Vancouver. Karamihan ay mga taong hirap sa buhay. Nang magsimula ng paparty ng magkapatid na Robert, madalas na siyang dumayo sa Eastside para mag-imbita at mang-inganyo ng mga tao para pumunta sa kanyang inorganisang party. Pero karamihan sa mga taong uma-attend ay napilitan lamang na pumunta dahil pinangakuan sila ni Robert ng droga, alak, pera at pagkain. Kasabay ng paghihikayat ni Robert sa nasabing party, nagsimula na ring mangawala ang mga babae sa Eastside. Maraming tao ang nakakapansin, pero wala ni isa ang nag-report sa police dahil wala silang tiwala sa mga alagad ng bata sa kanilang bayan. Dahil dumarami na ang mga nawawalang kababaihan, umugong ang balibalitang may gumagalang serial killer sa kanilang lugar. Ang mga residente ay hindi umaalis ng kanilang bahay kung walang mga kasama. Parati silang grupo kung aalis at may pupuntahan. Bawat isa ay alisto at naging mapanuri kapag may napansing kakaiba sa kanilang bisinidad.
Pero sa kabila ng kanilang pag-iingat, maraming babae pa rin na taga kanila ang patuloy na nawawala. At wala sino man sa kanila ang makapagsabi kung bakit. Hindi nagtagal ay napilitan na ang mga mamamayan na i-report sa mga pulis ang mga nawawalang babae sa kanilang lugar. Pero walang magawa ang mga pulis dahil wala naman silang bangkay na natatagpuan na pwedeng pagsimula ng investigasyon. Sinabi din ng mga pulis na maaaring ang mga nasabing mga babae ay mga addict at nag-overdose at hindi nila alam kung saan sila inabot ng pagkamatay. Sa kabila ng pagpupumilit ng mga residente na kumbinsihin ng mga pulis na talagang may hindi magandang nangyayari sa kanilang lugar, sinabi ng mga pulis na hindi sila makikialam. Nang malaman ng media ang kawalang aksyon ng mga pulis, binatikos nila ang buong kapulisan at sinabing porket ang mga nawawala ay mga drug addict at mga prostitutes lamang. Kaya hindi nila pinag-aaksayahan ng panahon at hindi karapat-dapat sa anumang investigasyon. Pero maring itinanggi ng mga pulis ang mga paratang sa kanila. Noong gabi ng March 22, 1997, isang taon mula nang magsimula ang Peaky Party Palace, isang kapitbahay ng mga Pictons ang nakarinig ng nakakabahalang katok sa kanilang pinto. At nang kanilang buksan, ay nakita nila ang isang babae na nakakuba habang nakahawak sa kanyang dugo ang tiyan. At sa isang kamay ay makikita ang nakalaylay na posas. Gulat na gulat ang kapitbahay sa kanilang nakita. Dali-dali nilang pinapasok ang babae sa kanilang bahay at tumawag ng ambulansya. Mabilis na dinala ang babae sa hospital at inoperahan kaagad. Matapos ang operasyon habang nasa recovery room na ang biktima, nagpakilala siya sa nurse na siya ay si Wendy at isa siya sa mga nagpa-party sa Peaky Palace. Tinangka siyang pusasan ng may-ari ng Peakery na si Robert Picton. Pero nang pumalag siya, ay sinaksak siya nito sa kanyang tiyan. Hindi niya alam kung papaano niya naagaw ang kutsilyo dito. Sinaksak niya sa mukha si Robert at dali-daling tumakas. Hanggang sa makarating siya sa pinakamalapit na kapitbahay. Katatapos lang niyang ikwento ang mga pangyayari nang dumating din sa parehong hospital si Robert na grabe ang tinamong sugat sa mukha. Tumawag kaagad ng pulis ang isa sa mga medical personnel doon at nang kanilang kapkapan si Robert, nakita nila ang susi ng posas na kanilang ginamit para buksan ang posas na nasa kamay ni Wendy. Dahil dito, inaresto ko agad si Robert at dinila sa istasyon ng pulis. Sinabi nitong si Wendy ay drug addict at sinungaling. Isa siya sa mga nakikipag-party sa Peaky Palace. Nahuli niyang nagnanakaw si Wendy. At nang kanyang kumprontahin, ay sinaksak siya nito sa mukha. Nagagawan sila ng kutsilyo kaya pareho silang nagtagmo ng sugat. Swerte at nabuhay pa siya, dagdag pa nito. Naniwala ang mga pulis kay Robert, kaya di na itinuloy ang kaso at pinalaya din siya kaagad. Si Bill Hiscox na trabahador ng mga Picton ay nagsisimula na rin maghinala sa kanyang among si Robert. Nababasa niya sa pahayagan ang lahat ng balita tungkol sa pagkawala ng mga babae sa East Side. Alam niya kasi na regular na pumupunta doon ang kanyang among si Robert para mang-imbita sa kanyang paparty. Matagal nang may kutob si Bill na may kinalaman ang kanyang amo sa pagkawala ng mga babae. Kaya nagdesisyon siyang tumawag sa pulisya. Sinabi niyang nakita niya nang inatake ni Robert si Wendy. At malaki ang paniwala niya na si Robert ang dahilan ng pagkawala ng mga babae sa East Side. Sinabi din ni Bill na isa sa mga babaeng guest sa party ang nagkwento sa kanya na nakakita siya ng pagkarami-raming damit ng babae, mga bag at wallet at may mga ID pa sa loob ng trailer ni Robert. Kinontak ng mga pulis ang nasabing guest sa party na nangangalang Lisa at kinumpirma dito kung totoo ang kanyang mga sinasabi. Pero malaki ang takot niya kay Robert at sinabing hindi siya makikipag-cooperate. Dahil walang testigo, hindi makapag-issue ng search warrant ang mga pulis. Kailangan kasi ito para makapagsagawa sila ng investigasyon, kaya natenga uli ang kaso. Sa pagdaan ng maraming taon, nagpatuloy ang magkapatid na Picton sa pag-oorganisa ng kanilang party at nagpatuloy din na naglalaho ang mga babae sa East Side nang walang nangyayaring investigasyon mula sa mga pulis. Taong 2002, nang sa wakas, isang trabahador ng mga Picton ang nagsadya sa pulis at sinabing
May mga ilegal na armas ang kanyang amo. Ito na ang hinihintay ng mga pulis ng pagkakataon para makapag-issue ng search warrant sa trailer ni Robert. At nang kanilang pasukin ang tirahan nito, nakita nila ang mga ilegal na baril at maraming gamit na pag-aari ng mga babaeng nawawala. Inaresto si Robert, pero nakapagpiyansa siya at naging malaya pansamantala. Dahil under investigation si Robert, hindi siya pinayagang bumalik sa kanilang compound. Iniimbestigahan din kasi ang buong lugar. Nang inspeksyonin ang trailer ni Robert, nakakita sila ng mga mantsa ng dugo mula sa isa sa mga babaeng nawawala. Kaya inaresto siyang muli at nakakulong. Sa kulungan, nakasama niya ang isang police undercover na nagpapanggap na inmate. Nagkakwentuhan sila, at lingid sa kaalaman ni Robert, ay nai-record lahat ang kanilang pag-uusap. At isa sa mga bahagi ng kanilang pag-uusap ay kanyang sinabi na wala na siyang kawala. Na ang tinutukoy ay ang kanyang mga kaso. Sinabi niyang may mga bakas ng DNA ng kanyang biktima ang natagpuan sa kanyang trailer. Umabot sa 49 ang bilang ng mga babaeng napatay ni Robert at halos lahat ay taga Eastside. Pagkatapos ng napakahabang investigasyon, napatunayang nagsimulang pumatay si Robert noong 1991 pa. Pero mas dumami pa ang napapatay nito noong magsimula silang magkapatid na magpa-party sa slaughterhouse. Madali niyang naaakit ang mga biktima sa party na dalhin sa kanyang trailer dahil nasa loob lang ito ng iisang compound. At sa oras na nakapasok na sa loob ang babaeng biktima, ay agad niya itong pupusasan at tuturukan ng antifreeze. O kaya naman ay sasakalin o bibiktihin ang biktima hanggang sa mamatay. At pagkatapos ay dadalhin niya ang bangkay sa slaughterhouse at doon tatadta din tulad ng ginagawa nila sa karne ng baboy. Ang malaking parte ng labi ng biktima ay ipinapakain niya sa kanilang mga baboy at ang ibang parte naman na hindi na kailangan tulad ng mga buto at balat ay dinadala niya sa malaking gilingan doon din sa east side. Doon ginigiling ang mga basurang produkto mula sa labi ng mga hayop at ginagawang gelatin. Ang gelatin ay kinagamit na sangkap sa pang-araw-araw na produkto gaya ng mga candies na gummy bears at mga makeup at lipstick. At kung minsan din, pinipili ni Robert ang pinakamagandang hiwa ng karne ng kanyang biktima at inihahalo sa karne ng baboy at gigilingin para gawing sausage. Itong ipinapakain niya sa kanyang mga guests pag nagpapaparty siya. Nagbibigay din siya ng mga giniling na karne sa kanyang mga kapitbahay, sa mga bahay ampunan at mga organisasyon na nagpapakain ng libre sa mga homeless. Pagkatapos na pagbubungkalin ang lupa sa malawak na Pickery compound ng mga Picton, nakarecover lang ang mga pulis ng ilang pirasong labi mula sa 26 na kababaihan. Nakasuhan lang si Robert ng 26 counts of murder. Pero 6 lang ang nagkaroon ng conviction dahil sa kakulangan ng ebidensya. Si Robert Picton ay nahatulan ng habang buhay at nananatiling buhay magpahanggang ngayon.